16 ng Abril, Martes Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya, tinanguan ito ni Simon Pedro para usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Panginoon, sino ba iyon?" Sumagot si Jesus, "Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan." At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya iyon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo agad ang gagawin mo." Kaya pagkakuha niya sa kapirasong tinapay, agad siyang lumabas, gabi noon. Pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, "Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao, at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinasabi ko rin sa inyo ngayon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Gayon kayo magmahalan." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka pupunta?" Sumagot si Jesus, "Hindi ka makasusunod ngayon sa akin kung saan ako pupunta. Susunod ka pagkatapos." Winika sa kanya ni Pedro, "Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? Maya-alay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo." Sumagot si Jesus, "Maya-alay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang may tatwa mo akong makaitlo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, susunod ka pagkatapos. Maraming dahilan kung bakit tayo iniiwan o naiiwanan. Ito rin ang karanasan ng mga alagad ni Jesus. Nagpaalam si Jesus sa kanila. Mayroon siyang pupuntahan. Sa pagkakataong iyon, wala sa kanila ang maaaring sumama. May iwan sila. Subalit, hindi naman doon matatapos sapagkat susunod sila. Bakit? Makikita natin sa daloy ng ating kasaysayan ang mga unang alagad na ito ni Jesus ang nagpatuloy ng kanyang sinimulan. Sila ang nagpalaganap at nangaral ng mabuting balita. Nakilala natin si Jesus dahil sa kanila at dahil iniwan sila ni Jesus. Iyon ang dahilan. Kung isinama na silang lahat ni Jesus noon pa man, mayroon kaya tayong pananampalatayang Kristiyano ngayon. Iniwan rin tayo ni Jesus dito sa mundo, hindi upang tumingala sa langit at maghintay na lamang na sundin niya tayo, habang hindi pa niya tayo pinasusunod, ipahayag natin ang kanyang mabuting balita sa ating kapwa. Pagsasagawa, paano natin pinaghahandaan ang oras na susunduin tayo ni Kristo? Alalahanin natin na sa pagdating ng araw na iyon, wala tayong madadala kundi ang ating pusong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa.